Ika-apat na araw na dito sa NBA Free Agency at malapit na nga mabuo dito ang koponan ng Los Angeles Lakers. Kahapon nga ipinag-usapan natin ang pag-alis dito ni Lonnie Walker na kung saan nag-agree na nga sa kontrata ng 1 taon para sa paglalaro niya dito sa Brooklyn Nets. Pero eto, may panibagong kontrata na ginawa ang Purple and Gold para sa two-way deal. At ito nga yung sentro na si Colin Castleton at si Demoy Hodge, o tawagin na lang nating Hodge dahil medyo mahirap banggitin yung pangalan nito. Si Castleton ay naglalaro bilang isang sentro, samantalang si Hodge naman ay naglalaro bilang isang guard. Ang dalawang rookies na to ay naging undrafted nitong nakaraang NBA draft, pero ngayon ay mukhang magkakaroon pa sila ng magandang pagkakataon para maglaro para dito sa Los Angeles Lakers. Hunayin natin si Castleton na kung saan sumusukat ng 6'11 at nakapaglaro ng 26 game last season dito para sa Florida na nag-a-average ng 16 points, 7.7 rebounds at 2.7 assists. Maganda rin ang blocking ability nito mga chong dahil meron siyang 3 blocks a game dito nga sa kanyang nilaro sa Florida. Mala MMK din ang storya nito kaya daw siya naging undrafted nitong nakarang NBA draft ay gusto niya daw maglaro para sa Los Angeles Lakers at gayain ang tinahak dito ni Austin Reeves na kung saan nagkaroon ng two-way contract para dito sa Purple and Gold at kalaunan ay nagkaroon ng magandang break para dito sa LA. At sa ngayon ay kumikita na ng milyon-milyon para lang maglaro dito sa kanyang paboritong koponan. Eto namang si Hodge ay naglaro para sa Missouri na kung saan nag-a-average ng 14.7 points, 3.9 rebounds at 1.6 assists. Naglaro to para sa Cleveland State nitong 2020 to 2022 at State College of Florida nitong 2018 to 2020. Itong dalawang rookie na to ay maaring kumita dito sa kanilang two-way contract under nga ng new CBA rule na tumataginting ng $559 or guaranteed na ng 75K after nilang mag-sign dito sa Purple and Gold. Sulit na to para sa mga undrafted players at sana nga ganito na rin ang mangyari para sa ating kabayan na si Kai, no? Magiging maganda kasi ang impression dito sa kanya ng Orlando Magic ay maaaring isign din siya dito para sa isang two-way contract. At yun nga ay kung magiging maganda ang kanyang performance ngayon dito sa Summer League. Sa pas na maalam ngayon dito sa Purple and Gold na kung saan meron din magandang pinakita last NBA season. Ito nga'y walang iba kundi si Malik Beasley na kung saan nag-agree na nga sa kontrata para sa 1-year deal dito nga sa Milwaukee Bucks. Medyo masakit to na mawala sa Purple and Gold dahil ang ganda pa naman ng 3-point shooting nito na nag-a-average ng 37.7% dito nga sa Beyond the Arc. Malaki ang naitulong nito nitong nakarang NBA playoffs para dito sa LA. Kaya laking kawalan din to para sa kanilang koponan. Pero yun nga, ayon sa lagi kong sinasabi, nag-focus kasi ang LA sa pag-irating nila kay Rui Hachimura, D'Angelo Russell at Austin Reeves. Ika-apat na araw na to ng NBA Free Agency at mukhang nagiging tahimik na si LeBron James patungkol nga sa mga nagiging signings na to.